Mataas na level ng kemikal na radon nakita sa mga water source sa mga lugar na nagkaroon ng bitak noong pumutok ang bulkang Taal. Si Andrew Bernardo ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog para sa detalye. Matapos makitaan ng arsenic na isang uri ng nakalalasong kemikal, ang supply ng tubig sa siyam na bayan sa Batangas. Isa pang nakalalasong kemikal ang natuklasan ng mga eksperto sa mga bayan ng Taal at Lemery. Sa mga lugar ding ito, nakita ang mga fissures o bitak sa lupa matapos mag-alboroto ang Taal Volcano, bagamat mineral water ang palaging iniinom ni Mang Graciano mula sa barangay Mataas na Bayan sa Lemery. Hindi niya maiwasan na mabahala. Siyempre, nangangambaho ko may. Abay, baka magkasakit tayo. Ay, mahirap na ngayon ang buhay. Magkakasakit pa. Dahil sinasabing mas ligtas ang filtered water, mas sinisiguro ni Agnes ang kalinisan ng tubig na ibinebenta sa negosyong water station. Tsaka araw-araw pa yung nagbabakwas, nililinis. Pero si Jeffrey, hindi pa rin daw maiwasan na uminom at gumamit ng tubig na mula sa gripo. Ay, doon pa rin. Sa gripo pa rin. Wala namang amoy eh. Para sa South Luzon Water, maaaring inumin ng tubig na galing sa gripo kung dumaan sa pagsusuri. If it is above 0.1, saka lang siya hindi pwedeng inumin or ipangluto. Pero generally, with our testing, makikita naman natin basta below siya doon, pwede siyang inumin at saka ipangluto. Ayon naman sa eksperto sa kalusugan, mas mainam na iwasan muna ito dahil may chemical poisoning na nakakaapekto agad sa katawan. Meron din naman na tipo ng arsenic poisoning na kapag nainom mo ito sa malaking parts ay within 1 hour, 30 minutes to 1 hour magkakaroon ka na ng sintomas. Sabi ng Provincial Administrator ng Batangas, mahalaga na maipaunawa sa publiko kung ano ang dapat na malaman tungkol sa kemikal sa tubig nang hindi nakakabahala. Para naman yung mga tao ay hindi ma-confuse, mag-panic, para mabigyan natin sila ng tamang kaalaman so that they can make an informed decision. Sinabi na ng pinuno ng Arsenic Task Force na kakaunti pa lang na volume ng tubig ang nasusuri at kasalukuyang hinihintay ang resulta. Ayon naman sa South Luzon Water, marami pang kailangang pagsusuri na dapat isagawa sa tubig na sinusupply sa mga residente. Kasalukuyang nagsasagawa ng water test ang otoridad. Kabilang na rito ang mga deep well na isa sa mga pinagkukuhanan ng tubig ng mga residente. Ako si Andrew Bernardo para sa GMA Regional TV.